Dun po sa utos ni Pangulong Duterte to investigate DPWH corruption, what is his timeline for this? Meron po ba siyang binigay na definite deadline to the mega task force that you mentioned para po magbigay ng report kay Pangulong Duterte? Yesterday po was the deadline. He wants it as soon as possible. Deadline po, sir, ng resulta ng investigation? That's what I'm saying. I'm speaking figuratively, of course. He wants it done yesterday, which means it has to be done at the soonest time possible. He wants to see them behind bars para magsilbi pong halimbawa na mabawasan nga ang korupsyon dyan sa mga ahensya gaya ng DPWH, customs at iba pa. Alright, sir, si President Duterte, all praises kay DPWH Secretary Mark Villar will still be covered dito sa investigation ng DPWH kahit po nagpapahayag ng kumpiyansa ang Pangulo sa kanya. Well, wala pong dahilan para magduda sa integridad si Presidente kay Secretary Villar, a view which I share and everyone in the cabinet share. Alam mo, unfortunately talaga, may kinalaman din talaga yung abilidad ng tao para matukso ng korupsyon. Pero kung ganitong kayaman naman kasi yung Secretary at alam natin na very well educated, educated in the best universities in the world, and meron ding untainted record as a public servant, having served as congressman also of Las Piñas, talaga naman pong he is beyond doubt, no? And is certainly above corruption in DPWH. So, ganyan po katindi ang tiwala ni Presidente, ang tiwala ko, at tiwala ng ibang gabinete kay Secretary Mark Villar. So just to be categorical about it, hindi na po siya sasakupin ng investigation ng mega task force? Well, the president, of course, we leave it to the task force, pero ang opinion po ni Presidente ay malinaw, wala po namang bahid ng kahit anong korupsyon si Secretary Villar, which we all share in the cabinet.